Totoo ba na ang COVID vaccine ay tatak ng 666? Yan ang tanong ng marami sa ating mga Pilipino. Para malaman mo ang totoo, panoorin nyo ang video ito. At subscribe na rin po natin ang channel na ito. At pagkatapos, i-click natin ang notification bell para updated ka sa mga bago kong video. Salamat! Lord, so clap our hands to the Lord. Salamat sa Diyos, kabutihan ng Panginoon, isang papuri, hallelujah. Sa gabing ito, mga kapatid, praise God, dahil napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. We don't believe, mga kapatid, na wala man yung ating ibang mga bisita, mga kapatid, at kahit tayo mga narito ngayon, ako'y nagagalak, mga kapatid, sapagkat tayo ay narito. At sabi nga ng Bible, two or three gathering together in my name, hallelujah, siya po ay nasa kalagitnaan ng bawat iya sa atin. At ako yung niwala, mga kapatid, na mahigit po tayo, hallelujah, sa tatlo, praise God. I do believe that God is here right now. At gusto niya magparamdam sa bawat iya sa atin, mga kapatid. So ang tanghiling lang ng Panginoon, maging sensitibo lamang tayo, mga kapatid, sa mga pagkilos ng ating Panginoon. Niwala sa pagkilos ng Diyos, mayroon pong gagawin sa buhay ng bawat isa atin. At ang kanyang gagawin ay magandang bagay, mga kapatid. Oh, yes. Sabi nga ng Bible, hallelujah, na kung pagdating sa inyo ng Espiritu, praise God, ay magkakaroon kayo ng kapangyarihan. Kaya isa pong dakilang bagay na ang Banal Espiritu ay maranasan natin, maramdaman po natin, mga kapatid, sapagkat kung tayo man ay makaranas ng kahinaan, praise God, tayo po ay paparakasin ng ating Panginoon. Praise God. Everybody say amen. Amen. And we clap our hands to the Lord and glorify the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God. Praise God. So, magandang gabi po sa bawat iya sa atin. Tayo po ay dadako sa ating pong Bible study. Tayo po ay niwala na in these last days, in this year, almost 1.5 years na ho, mga kapatid, na tayo po ay ginagapi ng karamdaman. At hindi lamang sa bansang Pilipinas, hindi lamang po, praise God, hallelujah, sa lugar ho ng Cavite, maginman buong mundo po, mga kapatid, ay nakakaranas po ng karamdaman. Everybody say praise the Lord. And I do believe na sa karamdaman na yan, basically, sa pagitan po ng ginagawa ng kaaway, ginagamit yung COVID-19, hallelujah, na ito po ay pumatay ng marami, magbigay ng karamdaman sa marami, mga kapatid, praise God, ay naapektuhan din po pati ang ating spiritual. Why? Dahil walang Bible study, walang church, mga kapatid, praise God, at naisip natin yung stress, hallelujah, nararamdaman natin yung mga problema, mga kapatid, yun na lang ang umiikot sa mundo natin, praise God. But I do believe, hallelujah, sa paraang ito, praise God, sa pakikinig na salita ng Panginoon, yung ating pong mga karamdaman ay magkakaroon po ng kagalingan. Amen. Everybody say amen. Amen. Sapagkat po, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay mayroon po siyang kapangyarihan na tayo po ay pagalingin ng Panginoon. Amen. Ang sabi nga po, mga kapatid, ang world, nung panahon, ang mundo ay walang anyo. Kung nabalot po siya ng kadiliman, because of pandemic, mga kapatid, because of trials, because of mga tinatawag na suffering, yung mga kahirapan, mga kapatid, no? Kung paano ng Diyos nilagyan ng kulay, nilagyan ng liwanag, at nagkaroon ng maganda sa kanyang paningin ang mundo noon, mga kapatid, possible, kaya pa rin ang gawin ng Diyos today. Amen. Amen. At naunti-unti na nga po natin nararamdaman eh. Bakit? Sapagkat kaunti na lang yung nagkakaroon ng sakit na dulot ng pandemic, mga kapatid. Kaunti na lang yung nagugubin. Kaunti na lang yung mga namamatay, praise God. Kaunti na lang yung mga napupunta ng ospital. At salamat sa Diyos dahil meron na po ngayon ng bakuna. Isip ng negatibo about sa tinatawag na vaccine, praise God. No? So ang vaccine ay issue raw, ito po ay sabi ng iba, ito po ay isa na lang klaseng tatak ng 666, no? Pero wag tayo doon maniwala, mga kapatid, kasi ang vaccine ay hindi po yan tatak ng 666. At kailanman hindi po nakasulat sa Bible na sa ganyang procedure na ibabaksin po ang tinatawag na 666. Sabi po ng Bible, ito po ay itatatak
sa noo. Hindi naman pwede sa noo, ito sa kumabatid yung bakuna. So kaya mali po yung pananaw ng marami, no, na minamanipula, pati po yung tinatawag na vaccine, mga kapatid, ng kaaway. So actually ang vaccine, it's about prevention. Prevention of life, mga kapatid, sapagkat ang buhay ay namamatay dulot ng COVID-19. So ang gusto ng government natin, gusto ng mga doktor natin, mga kapatid, kamag-anak natin, lahat ng mga tao, mga kapatid, even ay as a pastor, ayaw ko na mamatay tayo, ayaw ko, mga kapatid, na makaranas tayo ng COVID-19. So ang purpose, mga kapatid, no, ng tinatawag na vaccine na ito ay i-prevent yung ating buhay. Everybody say praise the Lord. At that's, yan din ang gusto ng Diyos. Sabi nga nung sa Sunday school, naalala ko pa eh, yung want ng Diyos, mga kapatid, na bigyan tayo ng buhay. Amen. Kaya yung vaccine, gusto bigyan ng tayo ng buhay, mga kapatid. Pero marami na po din naman mga bansa at maging dito sa Pilipinas, because of tinatawag na vaccine, medyo nababawasan na po yung ating yung dulot ng pandemic, mga kapatid. So nagkakaroon na po ng lakas yung tao, praise God, na dito po ay magkaroon ng kagalingan. Actually, kaya po i-prevent, no, ang tao sa COVID, pero hindi po maaalis yung virus. Kasi ang virus, mga kapatid, nandyan na yan. Gawa ho ng Diablo. Praise God. At ang ending lang ho niyan, possible, ay doon sa impyerno. Doon lang ang wakas po ng gawa ng kaaway. Doon lang ang wakas ng Diablo, mga kapatid. So, atin lamang po, mga kapatid, pinipremit lang yung buhay natin ngayon para makapanatili pa tayo matibay, matatag, mga kapatid. Praise God, at makapaglingkod pa tayo sa Diyos. Makapaglingkod pa tayo sa ating family, makapaglingkod pa tayo sa mga kapatiran natin, sa mga friend natin, mga kapatid, sa ating mga magulang. Kasi mahal natin ating mga magulang. Mahal natin ating mga kapatiran, mga kapatid. So that is the purpose, praise God. Makapaglingkod pa tayo sa bayan, praise God, sa gayong paraan. Nakatuwa yung mga ganyang bagay, mga kapatid. No? So makakatulong rin tayo rin, makapagbigay din po sa kapwa natin ng hirap, talaga doon sa mga wala talaga. So ibig sabihin, binilisin nyo ng Diyos yan para mapunuan sa panahon ng pangailangan yung ating pong praise God situation. Kaya salamat sa Diyos sa mga ginagamit ng Panginoon, mga kapatid, sa mga bagay na yan, praise God. At ang Diyos din naman magpapala sa bawat yan sa atin. So, kung mayroon pong prevention sa tinatawag na buhay, mga kapatid, no, sa pamagitan po ng vaccine, how about our spiritual life? Hindi po kayang gamutin yung ating spiritual na buhay sa paraan ng vaccine, sa paraan po ng anumang klaseng gamot, mga kapatid, na ginagawa ho ng doktor. Hindi po kayang i-prevent, no? Hindi kayang gamutin ang ating spiritual na buhay, praise God. So ang tangi lamang po makakagamot niyan at kayang maghilom niyan, walang iba kundi yung Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Siya po ay may kapangyarihan laban po sa mga bagay na yan, mga kapatid. So kaya anong gagawin natin? Kailangan tayo maging malapit sa Diyos, praise God, upang sa gayon lumago yung ating pananampalataya. Upang lumakas po ang ating pananampalataya. Sapagkat nasusulat, mga kapatid, sabi ng Acts, no, you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. So what is the Holy Ghost? Who is the source of Holy Ghost, mga kapatid? Walang iba kundi ating Panginoon. You shall receive power. Pag may karamdaman ka, wala kang lakas. Pero kung mayroon kang Holy Ghost, you have power. You have authority over sicknesses o spiritual sicknesses, mga kapatid. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. So, gagalak po. Ako, sapagkat tayo po ay binigyan ng lakas ng Diyos laban po sa mga karamdamang ito, at tayo po ay unti-unti na nakakabangon. Salamat din po sa ating government, sa mga ginagawa nila, mga kapatid, para po tayo ay magbumalik po sa normal. At we pray, mga kapatid, na sana December, next year, mga kapatid, no, ay magkaroon na tayong balik na sa normal, mga kapatid. So yan ang ating panalangin. Pag-pray natin yung ating mga doctors, pag-pray natin yung mga dalubhasa, mga kapatid, sa paggawa ng mga bakuna, pag-pray natin yung ating government, mga kapatid. At higit sa lahat, rebuke natin ang Diablo na huwag manipulahin yung mga ginagawa ng gobyerno, mga kapatid. Manipulahin ang kaaway. Kasi kahit maganda po ang gagawin nila, kung mamanipulahin ito sa likod ng kaaway, possible masira po. Kaya, kubira natin sila ng panalangin, mga kapatid. Praise God. Amen. Palapan tayo, Panginoon. Praise God. So, we need God, mga kapatid.
kailangan po natin ang Diyos.